Mukha nga siniswerte itong team ng Los Angeles Lakers mga idol patungkol nga sa pagtitrade nila sa anilang player na si Russell Westbrook. Ayon dito ay Mark Stein na isang ESPN reporter, meron nga daw isang league source na nagsabi sa kanya sa Las Vegas na matahana, abangana, matyagan itong team ng New York Knicks at ang Lakers patungkol nga sa pag-uusap nila sa isang possible Russell Westbrook trade kapag nga daw successfully nakuha ng New York Knicks ito nga si Donovan Mitchell. At yan nga mga idol ang good news dito sa team ng Los Angeles Lakers. Mukha ngang habang tumatagal tayo ngayong offseason, dumadami din ang mga NBA teams na nagkakaroon ng interes dito nga kay Westbrook. Diba't nung una nga mga idol na rumor na baka nga daw sa Hornets mapunta itong si Westbrook. Sumunod ng Indiana Pacers, sumunod ang Brooklyn Nets, ang San Antonio Spurs, at ngayon naman mga idol, eto nga ang team ng New York Knicks. At sigurado ngang napapangiti itong si Rob Pelinka mga idol sa balitang ito. Mukha nga hindi na rin sila mahihirapan sa pagtitrade nga dito kay Westbrook dahil padami nga ng padami ang NBA teams na interesado sa kanya. At hindi na rin sigurado mga idol mahihirapan ang team ng New York Knicks na kuwanin via trade ng si Russ dahil hindi naman ganun din kataas ang kanyang trade value. Siguradong ang Lakers ay naghanap na lamang ng mga solid role players na kapalit at hindi na nga ng mga first round pick. Eh gaya nga nung nabalita nung nakaraan mga idol, si Evan Fournier nga daw, and Nerlens Noel, tapos itong si Kemba Walker ay sapat na para nga dito kay Westbrook. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang ating next balita na patungkol nga dito sa sinabi ni Stephen Curry. Sabi niya, "We feel like we can win. I don't know who would guard Shaq, but I don't know who would guard me and Clay either. We're rocking with that. And 3 is better than 2. Yan mga idol ang pagpapatukoy ni Stephen Curry about nga sa 2001 Los Angeles Lakers versus 2007 Golden State Warriors. I-believe nga etong si Stephen Curry sa kanilang super team noong taong 2017, 3 is better than 2. Tatlo kasi ang weapon nila, siya, si Clay, tapos si KD. Ito namang Lakers ay si Shaq at si Kobe lamang noong panahon na yon. Pero mga idol, base sa achievements ng mga championship, 3 ang napanalo na etong Lakers, 2 lamang sa Golden State Warriors. Kaya mga idol, kung kayo nga ang tatanungin, kapag naglaban ng 2001 Los Angeles Lakers at 2017 Warriors, sino sa tingin nyo mananalo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At pag-usapan naman natin ng mga idol ang matalinong move ng Utah Jazz. Dahil mga idol, sinabi nga ni Adrian Wojnarowski na nag-usap nga daw itong Jazz at ang Knicks patungkol nga sa possible trade. Pero mga idol, hindi pa nga daw sila tapos dahil hindi lang team ng New York Knicks ang kanilang kakausapin. Kakausapin na nga rin daw nila mga idol the rest of the league at titingnan nga nila ang iba pang available trade para nga kay Mitchell. In short mga idol, ilalako nila itong si Donovan Mitchell. Ipagtatanong-tanong nga nila at titingin sila ng best trade package. Kunwari na lang tatanungin ng Atlanta Hawks, ano ang inyong best trade offer para nga kay Mitchell? So Spurs naman, sino ang ipapalit nyo dito nga para kay Donovan? O kaya naman dito sa OKC Thunder, sino ang papalit nyo kung ibibigay namin sa inyo si Donovan Mitchell? Ganyan nga mga idol ang strategy na gagawin na itong ang team ng Utah Jazz para nga makita at mahanap nila ang best trade package para sa kanilang star player na si Donovan Mitchell. Which is matalinong move yan mga idol. Pero sa ngayon, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!